live mula sa GMA Network Center, 20 taon nang nakatutok. 24 oras. Nagliyab ang dalawang Chocolate Hill sa Bohol pasado alas 7 kagabi. Nahirapang makapasok sa lugar ang mga truck ng bumbero dahil sa dilim. 3 oras nagliyab ang mga burol. Abangan ang kabuang ulat kaugnay niyan, maya-maya lamang. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Sumiklab ang tensyon sa pagitan ng mga pulis at mga nagkilos protesta malapit sa Embahada ng Amerika. 6 ang inaresto dahil sa iba't ibang paglabag. Kinundena naman ang mga nagprotesta ang umano'y pagmamalabis ng mga umaresto. Kasama ang rally na yan sa kabi-kabilang protestang isinagawa ngayong araw ng paggawa. At nakatutok si Salima Refran. Sa Calao Avenue pa lang sa Maynila, tila sing-init na ng panahon ang girian ng mga nagprotesta at ng mga pulis. Nakalusot man sa unang barikada, tuluyang naharang ang mga rallyista sa Rojas Boulevard bago marating ang target na US Embassy. Sinabay nila sa Labor Day ang pagkontra sa umano'y panghihimasok ng Amerika sa pagpapatakbo sa bansa tulad ng ginaganap na balikatan exercises. Nanggigera, nangungulo niya, nananakop para dambungin ang ating likas yaman para sa sariling pakinabang sa larangan ng pang-ekonomiya, pampolitika, kultura at militar. 6 ang arestado para sa disobedience to authority, resisting arrest, alarm and scandal at vandalism. Inesprayan din kasi ng pintura ang truck ng mga pulis. Kinundena ng mga grupo ang pagmamalabis daw ng mga umaresto na handa raw nilang sampahan ng reklamo. Tugon ng pulisya. Pinipilit nilang pumunta rito sa lugar natin dito sa US Embassy kung saan nga hindi ito kasama sa Freedom Park ng Maynila. Palagi tayo na sa maximum tolerance. Kailangan i-restrain yung mga tao na talaga nagpupumiglas at para hindi na mag-escalate. Maging sa kanto ng Loyola at Recto Avenue, hinarang din pero nakalusot sa pulisya ang mga miyembro ng Buklurang Manggagawa ng Pilipinas o BMP. Papunta naman silang Menjola malapit sa Malacañang. Sigaw ng mga manggagawa ngayong araw nila ang 150 pesos na aumento sa sahod across the board, pagtaas ng minimum wage at pagwawakas sa kontraktualisasyon. Tinanggihan din nilang imbitasyon umano ng Pangulo para makapulong sila. Hindi po kami pabubola. Kung gusto nilang itaas ang sahod, gawin na nila. Ano pumipigil sa kanila? Kung gusto nilang ibaba ang presyo, gawin na nila. Halos lahat ng ating mga manggagawa sa bansa ay kontraktual. Hindi pa masaya ang mga manggagawa dahil hanggang sa ngayon, hindi pa ibinibigay ng gobyerno yung kahilingan ng mga manggagawa na itaas ang sahod. Buwagin na yung mga provincial rate kasi ito ay masyadong pabor sa mga kapitalista. Manggagawang Pilipino muna! Pilipino muna! Ang transport group na Manibela iprinotesta rin ang kakapasulang na deadline ng konsolidasyon ng prangkisa sa PUV Modernization Program. Dapat! Ang paunla rin natin ay ang manggagawang Pilipino, ang produktong Pilipino, hindi galing ng China, kaya laban! Laban! Nanguna sa protesta ang chairman ng Manibela na si Mar Valbuena na may hinaharap na warrant of arrest at 2 kaso ng cyber libel na isinampa ni Transportation Secretary Jaime Bautista. Kinukuha pa namin ang panig ni Valbuena tungkol dito. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok, 24 oras. Pinarerepaso na ni Pangulong Bongbong Marcos ang minimum wage rate. Nais ng Pangulo na isalang-alang ang epekto ng inflation sa sahod ng mga manggagawa. Nakatutok si Ivan Mayrina. Ngayong araw ng paggawa, may utos si Pangulong Bongbong Marcos sa Regional Tripartite Wages and Productivity Boards. To initiate a timely review of the minimum wage rates in their respective regions. With due consideration to the impact of inflation amongst others within 60 days prior to the anniversary of their latest wage order. Nasa hanggang 361 pesos lang ang minimum wage sa BARM na siyang pinakamababa sa bansa.
kasunod ng huling aumento rito na 20 pesos itong Pebrero. Pinakamataas naman sa Metro Manila na hanggang 610 pesos. Kasunod ng huling aumento rito na 40 pesos noong Hunyo taong 2023. Minsan lang pwede magtaas ang sahod sa loob ng isang taon. Pero sa Metro Manila, pasok na sa 60 days sa sinasabi ng Pangulo para repasuhin kung nararapat na magkaroon ng panibagong taas sahod. Iniutos din ng Pangulo sa National Wages and Productivity Commission na repasuhin ang mga panuntunan para tiyak na regular at patas sa mga wage review. May hiwalay ring 150 pesos legislated wage hike na aprobado na sa Senado pero nakabinbin pa sa Kamara. Legislated man o galing sa Regional Wage Board, approve ang dagdag sahod sa National Anti-Poverty Commission. Importante ang kagyat na dagdag na sahod sapagkat gaya nga po nasabi niya rin kanina during his speech, ay grabe rin no? Ang pagtaas ng ilang mga pangunahing presyo ng bilihin. In fact, nakabantay po siya no? Doon sa pagtaas ng presyo ng kuryente, lalo na sa tumitinding init ng panahon. Kaya tingin ko nararapat lamang yung ganung panawagan ni President Bongbong Marcos Jr. Sinubukan namin kunin ang panig na Employers Confederation of the Philippines o ECCO, pero hindi pa sila sumasagot sa aming mga tawag. Pero nauna na nilang sinabi na maaaring magresulta sa pagtatanggal ng mga trabaho, pagtaas ang presyo ng bilihin, o di kaya pagsasara kapag hindi kinaya ang wage hike, lalo na ng mga maliliit na negosyo. Mahigit 90% po ng ating mga existing enterprises ay nasa kategorya ng micro, small and medium enterprises. So sa atin pong pagtitingin sa pangangailangan ng mga manggagawa, binabalansi po natin yan sa kapasidad o kakayahan ng mga employers. Mahalaga rin kasing maraming trabaho, kaya ang atas ng Pangulo sa Kongreso ay ang pagpasa ng mga batas para maparami yan. Marami rin naman ang malilikhang trabaho ang mga investment na pumapasok sa bansa. Pinatututukan din ng Pangulo sa DOLE ang underemployment sa pamamagitan ng mga skills training para mas akmang kakayahan ng mga Pinoy sa mga trabaho dito man sa bansa o abroad. Para sa mga OFW naman, may utos din ng Pangulo sa Department of Migrant Workers. Let us continue to mobilize the 2.8 billion peso action fund and provide protection for distressed OFWs to provide forms of assistance to OFWs requiring welfare, repatriation, and reintegration services. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina nakatutok, 24 oras. Dahil sa paraffle online, sinalakay ang isang bahay sa Binyan, Laguna. 16 ang arestado dahil illegal umano yan. At nakatutok si Chino Gaston. Sa kalagitnaan ng live streaming ng online raffle sa loob ng isang bahay sa International Village sa Dalabas, Binyan, Laguna kahapon. Lahat na cellphone, tanggalin. Biglang pumasok ang mga tauhan ng PNP, Anti-Cybercrime Group, sa bisa ng isang search warrant mula sa korte. Ang isinasagawang raffle daw kasi labag sa PD 1602 o batas laban sa illegal gambling. Illegal po yan dahil wala po silang permit sa pagkor, sa gab. Sa loob ng bahay nakita ang premyong puting motorsiklo. Kinumpiska din ang mga printed tickets na may larawan ng kasali sa raffle, pati ang mga gadget para sa live streaming at ang tambiolo na gamit sa raffle. 7 babae at 9 na lalaking sospek ang inaresto ng mga pulis at kasalukuyang nakakulong sa PNP Cybercrime Headquarters sa Campo Crame. Tumangging magbigay ng pahayag ang mga sospek. Noong nakaraang taon, isang online raffle din ang hinuli ng PNP ACG at Pagcor sa Bataan. Ayon sa Pagcor, inamin umano ng isa sa mga sospek na pang 50 raffle na ito ng grupo at nakakakolekta sila nang aabot sa 1.6 million pesos kada raffle. Sa kabuuan, umabot na raw sa 80 million ang nakolekta ng grupo mula nang magsimula sila noong 2023. It's a game of chance actually. Maraming tumataya. And this is run by mga teenagers, mga kabataan. Ang pinakamatanda nga dito is 27 years old, 18 years. Unregulated, kung naman lang nagsusupervise. Who knows kung niririg nila yon, walang taxes. Hinikayat ng Pagcor ang mga nagpapatakbo ng mga ganitong online raffle na makipag-ugnayan at humingi ng gabay sa Pagcor sa halip na lumabag sa batas. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston nakatutok, 24 oras. Tila naging daan ng isang lalaki ang kanyang nagsarang talyera sa Cavite para itakbo umano ang mga sasakyang ipinaayo sa kanya. Sa Albay pa na aresto ang wanted na suspect matapos daw takasan ng patong-patong na reklamo. Tunghayan sa aking eksklusibong pagtuto. Mula sa Metro Manila, tumulak ang mga operatiba ng PNP HPG NCR sa Ligaw Albay. At sa isang gasolinahan,
dinakip ang subject ng warrant of arrest. Ang suspect, wanted sa mga kasong karnaping at estafa, ayon sa pulisya, nagmamay-ari ng talyer ang suspect, pero ang ilang pinagawang sasakyan ng mga kliyente, hindi pa rin ibinabalik, habang ang ibang sasakyan, kinuhaan umano ng mga pyesa. Nung nag-pandemic, nakasuhan siya. Marami nagreklamo sa kanya, estafa and karnaping. Kasi nga, yung chinachap-chap niya, pinapaayos niya sa kanya, pero tinatanggalan niya kung ano-ano mga spare parts at binibenta o linilipat. Pero git ng suspect, walang basihan ng reklamo. Wala naman po akong tinangay na sasakyan at wala pong tinakong pera. Nung nareklamo po nila yung shop ko po ay nagsarado na po. Dahil din daw sa mga nagreklamo kung kaya siya umalis sa Cavite at lumipat sa Bicol. Kaliwat ka ng may pagbabanta at nabugbog din po ako nung huling tapa ko po sa shop ko noon sa General Trias na may bumugbog po sa akin doon. Pero ayon sa HPG, marami lang nagain ng reklamo laban sa suspect. Sa mga naging biktima ng tao ito, dumulog kayo sa amin itong opisina para makapag-file ng kaso kung maaari sabay-sabay para mas matibay yung kaso natin laban sa kanya. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, Nakatutok, 24 Horas.